guys, welcome to my vlog. My name is Marites Mabaga, ang nagbabalik. Okay, ang topic natin ngayon is about sa tip ko po sa inyo kung paano ako nakarami, naka-1K na ako, subscriber. Okay, tuturo ko po sa inyo kung paano. Okay, pero bago ko umpisahan, sana subscribe mo muna po ako. At saka pakipindot na rin po yung bell para kung ano yung may bago akong video na uploaded. Dadaan ito sa notification ninyo. Ano? Okay. Naka-subscribe ka na ba? O umpisahan ko na. Okay. Paano nga ba ako nakakuha ng 1K subscriber sa loob ng 3 weeks lang? Ganito po yon. Okay. Ang gagawin po natin, mag-upload lang po tayo ng video. Hindi po siya... Bago po kayo mag-upload ng video, wag lang po yung basta-basta video na lang kayo ng video, no? Yung gagawa tayo ng vlog. Dapat po is yung mag-iisip tayo kung ano yung iba-vlog natin. Yung mayroon namang likas na kaalaman at saka yung may say-say na vlog. Hindi lang dahil gusto mo lang siyang i-vlog, ganun. Okay. Pero syempre po, ako po is nagsasab-to-sab din ako. Okay? Kasi kailangan din natin gawin yun. Hindi natin ipapaubaya na lang lahat doon sa video na ina-upload natin, lalo na sa mga baguhan tulad ko. Siyempre, upload ang video, tapos nagsasub to sub. Pero, ang maisuggest ko lang po sa inyo, no, huwag po kayong mag-sub to subs ng marami. Kasi po, baka mapalo kayo ni Lolo YouTube. Kasi namamalo din po yan kapag nasubrahan po kayo sa dikit. So, ang gagawin po natin ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba dumikit ng tama, lalo na sa mga kauumpisa lang. Kasi nangyari din yan sa akin eh, naparusahan ako ni YouTube. So, ang gagawin natin ngayon, ganito po. Halimbawa, kung magsasub-to-sub kasi kayo, pero ang suggest ko sa inyo, mag-upload muna kayo ng mga video. Video muna, di baling sunod yan, basta... May video po kayo para mas okay. Habang nag-sub-to-sub kayo, mayroon din po kayong sa kabila na umiikot. Ano? Pero ang gagawin po natin, ganito po. Bago kayo mag-sub-to-sub, i-settings nyo muna yung channel ninyo. I-settings nyo doon. Lalagay nyo sa tama para magra-rank yung video ninyo na i-upload ninyo. Kasi... kailangan po natin yung mag-rank para mapunood naman ng iba. Kasi kapag hindi nyo po isi-settings yan, ang video nyo lang po, nasa wall nyo lang halos at saka sa print-to-print nyo lang. Pero kung i-rank nyo yung video ninyo, halimbawa kung isi-settings nyo, ilalagay nyo sa tama, marami pong makakita sa video natin. So, kailangan po natin talagang i-settings yung account muna natin bago tayo mag-upload. Very important po yan kasi napagdaanan ko din po yan. No? Nakakatulong po siya at is malaking tulong po siya. Okay. Tapos kung magsasub-to-sub naman po kayo, ganito lang po yung gawin nyo. Kailangan tapusin nyo muna yung video na pinapanood nyo. Ngayon, kung mahaba yung video na pinanood nyo, 3 to 5 minutes lang po. Pwede kayo mag-subscribe on, tapos like, comment. Ganun lang po ang gagawin nyo. Basta sub nyo muna bago mag-comment tsaka like. Kasi kapag unahin nyo yung comment, unahin nyo yung like matulad kayo sa akin. Kasi dati hindi ko po din alam nangyari yan sa akin. So yun ang ginagawa ko, na-spam po yung lahat. Pag na-spam po, hindi lang po basta-basta nakakalista din po yan kay YouTube. So kailangan po natin ilagay sa tama, idikit natin ng tama. Kasi kapag kumbaga... ganyan ka lang ng ganyan, like ka ng like na, or hindi ka nasa-subs, pinaparusahan po kayo niyan kasi nakakalista din yan eh, nakakalagay ang subscription ninyo. Doon nyo po yung makikita kung ano yung mga na-spam. At saka very importante din po na habang pinapanood nyo yung video, kailangan nyo din talagang mapakinggan yun kahit mahina lang kasi kung ano yung napanood ninyo, yun din po yung iku-comment. Hindi po kayo mag-comment ng nahag na kita, or balikan mo ako, napuntahan ko na yung bahay mo. Ngayon po, at saka yung God bless, wala na po yan. Nasisipa na po ni YT yan. Nasisipa na po ni Lulu yan. Hindi na po niya inaanuhan yan. Kaya ibahin nyo na lang po. How about is,
sinipa ko na yung bahay mo, baka pwede naman sipain mo rin yung bahay ko. O nasuntok ko na yung bahay mo, baka pwede naman suntukin mo din yung bahay ko. Yung mga ganun na lang po, kasi yun po yung mga medyo bagong strategies ngayon sa ano, sa mga sub-to-sub, kasi yung hag na hag, luma na po yan at nakuha na po yan ni YouTube. Kumbaga, hindi yun napupunta sa iyo or hindi napupunta sa kanya, sa sinasab mo, napupunta lang po yun sa spam. Sayang naman, tapos may parusa pa yung nakaabang sa iyo. Katulad ko, naparusahan ako isang buwan at kalahati bago ako makapag-subscribe ulit. So, mahirap po yun. At saka, ang suggest ko din po sa inyo, kapag mga baguhan pa kayo, no, dapat, marami po talaga yung mga video na ina-upload ninyo kasi doon po tayo kukuha ng watch to watch. Kasi sa akin kasi, inuna ko muna yung subscribe na 1K bago ako nag-isip kung ano yung, paano ko kukunin yung 400,000 na watch hour. So doon po talaga ako nahihirapan. Hanggang ngayon po hindi ko pa yun nakukuha. Kaya go, go, go lang talaga. Kailangan natin mag-go-go dahil sayang naman, no? Tamang process, nasabi ko na po sa inyo. Tapos, yung pagsisettings naman po, madali lang po yung gawin. Punta kayo sa Studio YouTube, doon nyo po makikita yan. Isisitting nyo, mayroon po doong ano, parang lapis, pindutin nyo yung channel ninyo, yung profile ninyo, tapos parang may lapis, pindutin nyo yun, doon nyo makikita, pababa din, scroll down nyo lang po, doon nyo po makita yung settings, kasi very important daw yun para mag-rank yung mga video natin. So, sana po nakakuha kayo ng konting idea sa video. Pag-uusapan natin ngayon is about kung paano ba natin lagyan ng thumbnail ang ating mga video. Dati guys, nung ako pa, napakahirap. Ang hirap-hirap, namumuti yung mata ko kakahanap kung paano ko lalagyan ng thumbnail ang video ko. Kasi dati, kailangan mo pang maggamit ng desktop. Pero ngayon guys, very easy na lang siya. Napakadali at mabilis. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa mga video ninyo. Or kung paano maglagay ng cover dyan sa channel nyo. Kasi alam natin na talagang isa yan sa required ng YouTube na maglagay ng thumbnail or cover sa ating channel. Pero before ko umpisahan guys, ituturo ko na sa inyo, hindi na natin patatagalin pa. Ituturo ko na sa inyo kung paano natin ilagay yung thumbnail sa ating mga video. Are you ready? Okay, kung ready ka na, mayroon kang studio app. Kung wala pa, download ka muna ng studio app kasi dyan tayo maglalagay ng thumbnail. Dyan tayo papasok para malagyan natin ng thumbnail yung mga video natin. So kung wala ka pang studio apps, download ka muna para masabayan mo na rin ako. Ayan guys, punta tayo sa studio. Press mo yung dashboard. Tapos, pagkatapos ng dashboard, lalabas yung video natin doon, yung mismong sa dashboard natin. Ayan. Tapos, i-press nyo yung videos. Para makita natin yung videos natin doon. Ayan na siya. Tapos ngayon, next, i-press mo yung pencil na yan, yung parang lapis. Doon yung makikita. Thumbnail. Tapos yan, yung thumbnail na yan. Magsi-select na lang kayo diyan kung anong thumbnail gusto nyo.